Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update ngayong araw, October 11, 2023. Yung ating low pressure nga po, nating low pressure area na nasa eastern section ng Visayas, hanggang sa ngayon nga po, no, mababa pa rin po ang chance nito na maging isang ganap na bagyo. Posible nga po ito sa mga susunod na oras ay malusaw na. At yung kanyang extension ng kaulapan ay ng pagulan sa may part ng pagulan, Cool Region, Mindoro Provinces, dito nga po sa may parte ng Visayas, Mindanao, hanggang sa may parte ng Palawan. Asahan po natin dyan yung mga biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan. At tayo naman sa ating advanced weather forecast ng European Center. Ito nga pong minomonitor natin bagyo sa labas ng bansa. Ito nga po ay nasa super typhoon category na at mababa pa rin po ang chance niyan na maging na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Posible nga itong dumiretso lamang sa may karagatan ng Japan. At mapapansin nyo nga po yung extension ng kanyang kaulapan at yung hangin nitong super typhoon si Bolaben ay ito nga po yung isa sa kita na store kung bakit nasira yung sirkulasyon nitong low pressure area. At magkakaroon tayo ng possible low pressure area sa may western section ng Palawan. At ito nga po yung posibleng maging tropical depression kapag andito na sa party po ng Vietnam. Dito nga po, ayon naman sa ating satellite animation ng mga posibleng pagulan, asahan pa rin po natin makakaranas tayo ng mahina at katamtamang pagulan dito sa parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces, sa may Marinduque, Romblon, sa may ilang bahagi ng Visayas, pero sa panandalian lamang po. Pero pagdating nga po ng kinabukasan, may mga pagulan muli sa may parte ng Northern Luzon, dito sa parte ng Bicol Region, may hina at katamtamang pagulan. Dito naman sa western section ng Visayas at sa may Mindanao, meron din tayong mga possible na mga mahina at katamtamang pagulan bukas po yan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin, yung posibleng low pressure area ay malulusaw na nga rin po kagad dyan. At posibleng nga bukas, ito ay wala na. At magkakaroon naman ng panibagong low pressure area dito nga po sa may parte ng Palawan dahil nga po sa pagsasalubong yan ng southwest monsoon at northeast monsoon. Kaya magkakaroon tayo ng possible low pressure area. At makakaranas pa rin po yung western section naman ng posibleng mahina at katamtamang pag-ulan. Meron tayong mga malalakas na pag-ulan pagdating po yan ng hapon at ng gabi. At mapapansin nyo nga po, magkakaroon tayo ng cold front, no? Ito nga po ay posibleng maranasan natin hanggang dito nga sa may parte ng Central Luzon. At magkakaroon pa rin po tayo ng mga pagulan dahil nga nasama ng panahon na nasa parte ng Vietnam dito sa Southwest Monsoon. Kaya magkakaroon tayo ng mga pagulan dito nga sa western section ng bansa. Pagdating naman po ng October 17, tuloy-tuloy nga po, no, magkakaroon tayo mga possible low pressure area. Pero mababa po ang chance sa ngayon na maging bagyo at posible pa rin, no, yung mga low pressure area ay magdudulot po yan ng mga pag-ulan sa ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan, bagamat wala po tayong posibleng bagyo, no, puro possible low pressure area yung nakikita natin sa ating advanced weather forecast, ito po'y posibleng magdulot pa rin ng mga pag-ulan at mga biglaang pagbaha. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan para sa mga posibilidad na pagbaha at pag-uho ng lupa bunsod ng mga possible low pressure area na magpapaulan sa ating bansa. Again, inuulit po natin ha, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, malaki na posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kalingang meron tayong posibleng sama ng panahon na mamomonitor sa mga susunod na araw. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.